Gumugulong na ang imbestigasyon ng NBI at CIDG sa nangyari engkwentro sa Atimonan, Quezon, kung saan napatay ang 13 hindi nalang miyembro ng isang gun-for-hire group. Kabilang sa mga napatay ang isang environmentalist at ilang sundalo at pulis. Pero ang ilang kaanak ng mga napatay, itinangging miyembro ng sindikato ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Quezon, saksi si Oscar Oida. Naka-handuside, duguan at wala ng buhay. Sa ganitong lagay, inabutan ng GMA News ang labi ng isa sa 13 lalaki na kaengkwentro mano ng Calabarzon Police at mga sundalo sa Maharlika Highway sa Barangay Lumutan at Atimonan, Quezon. Dalawa naman ang itinakbo sa ospital pero deklarang dead on arrival. May ilan ang panganahulog sa kanal sa kuwang ito ng isang used scooper. Git na mapulis, guns for hire umano ang 13 at matagal na rin nilang minamanmanan ang grupo. Batay sa report ng Atimonan Quezon Provincial Police Office, bandang alas 3:20 ng hapon itong Linggo, nang mamataan sa ikalawang checkpoint ang dalawang SUV na may commemorative at special plate na PNP A88 at VIC 27. Pero salit na uminto sa checkpoint, tuloy-tuloy lang daw ang unang sakyan at nagpaputok sa mga uniformadong pulis at sundalo. Tinamaan daw agad si Police Superintendent Hansel Marantan sa kanyang kaliwang braso at parehong binti. Dito na lang nagsimulang gumanti ng putok ng baril ang mga pulis. They opened their windows and fired upon our uniformed personnel manning the checkpoint. Unfortunately, natamaan yung isang official natin in the person of Superintendent Hansel Marantan. Nabawi sa grupo ang 12 short firearms, isang M14 rifle at isang BB Armalite. Habang iniimbestiga ng mga bangkay, napag-alaman ng mga otoridad na 3 sa mga napatay ay may ID ng pulis, isa naman ang may ID ng Air Force, habang 2 ang may ID ng Intelligence Service ng AFP. Base lang sa impormasyon ng mga participating, everybody did expect that there are active uniformed personnel in the group. Tumanggi mang magpa-interview sa harap ng kamera, maring itinanggi ng ilang kaanak na mga nasawi na miyembro sila ng Gun for Hire Group. Sa ngayon ay pumasok na rin sa investigasyon ang NBI Quezon. So far, yung isang team ko nandun doon sa crime scene at tinitignan kung ano rin ang pwedeng madampot doon na impormasyon. No? Kami naman, dito naman ang tasking namin, doon sa mga relatives nga, pero so far, wala pa naman tayong ma-interview man lang. Dumating na rin sa Lucena, Quezon ngayong gabi ang fact-finding team ng CIDG para imbestigahan ang aligasyong hindi lehitimo ang engkwentro. We will look also into the backgrounds of those the victims, yung mga namatay, kung saan sila affiliated, kung ano, and also to those people involved na yung naka-shootout nila. Mula sa Lucena, Quezon, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.